Hello guys, good morning. So welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Don Vicente. Ito po sa kinakapala sa Josh. And for today's video guys, pag-usapan natin kung ikaw is monetized na and paano malalaman ang iyong earnings o saan makikita ang iyong earnings dito sa professional dashboard or gamit ang iyong mga short videos na meron ng ads or meron ng nag-affir na ads. So alamin natin yan. So bali na dito na ako sa aking Reels professional dashboard. And then mula dito, makikita mo dito yung profit overview in the past month. No, sample, November 1 to November 30. Actually guys, sabihin ko lang sa inyo yung totoo. No, naging active lang ako sa pag-upload ng Reels short video ko last 2 weeks ng November. And pwede totally kung ito is ikakaririn mo or isaset mo yung goals everyday mag-upload ka ng mga short videos, pwede ka talagang kumita. So papakita ko sa inyo yung sample earnings ko dito ng alam ko 1 week lang to eh kay Facebook Reels. So dito muna tayo sa profile overview. So makikita nyo dito meron akong 140,000 reach in the past 28 days. So covered na yung November 1 to November 30 dito. And then nakagain ako ng 2,100 followers. And paano nga ba ako nakagain ng ganito kadaming followers na hindi ako nagpa-follow to follow? Hindi po talaga ako nagpa-follow to follow. No, sasabihin ko sa inyo yung sekreto niyan, kaya tapusin mo tong video na ito, maikli lang to. And then mula dito sa insights, makikita mo dito kung gaano kadami nanonood o kung gaano kadami yung nagtatapos ng video mo. So, yun nga, in 7 days, naka-reach na ako ng 78,000. 58% siya no, na nadagdag. Sa engagement, 74,000 in the past 7 days. And followers ko in the past 7 days, nadagdagan ako ng 1,400 followers. So 1 minute view guys, yung tinapos yung 1 minute view ko, 11,500. Ayan, thank you so much sa lahat na nagtatapos ng video, sa mga maikli natin tutorials, maraming salamat po sa inyo. And then sa 3 second video views, 58,400. Ibig sabihin na ito guys, yung 58,400, ito yung yung bago mag-appear kasi yung ads, kailangan 3 seconds muna. So para maging makuha mo yung ads doon, yung earnings doon. Okay, so usually ang mga nanonood dito, average na age na nila is 25 to 44. Ayan, so makikita mo din dyan kung alin mas marami. Mas marami nanonood na mga babae. And then siyempre sa country is Philippines. Siyempre Tagalog yung sinasabi ko, kaya usually ang target ko talaga, Philippines lang. Okay, then mula dito, papakita ko na sa inyo yung earnings natin. Punta ka dito sa ads on Reels. Ayan, so as of now, meron akong $20. Itong $20 na to, kinita ko to in the past 1 week. Actually, 1 week ng November. Saka lang ako nag-post everyday ng 3 Reels per day. Minsan 5 Reels per day. Mabilis lang naman kasi gumawa ng short video guys. Tuturo ko sa inyo yan. Para iwas copyright issue, iwas ineligible for monetization yung mga short videos nyo. So, itong 20,000 reels na to, ipapakita ko sa inyo, meron sila dito sinasabi, reported numbers may be delayed. Okay, kung hindi pa nag-a-appear yun sa inyo, or kung natatakot kayo but may impression na pero wala pang earning, delay lang yan guys. Mag-a-appear din yan. Usually sa akin, nag-a-appear siya 1 week or more than 1 week bago nag-a-appear yung yung earnings ko kay ads on Reels. So sabi dito, estimated earning an approximation of the payout from ads over 28 days. Yung CPM click per mile. Sample yung click per mile. Mas sample sa Amerika yung target mo ng video mo. Mas malaki yung kita mo doon. Kasi yung ads na mag-a-appear doon, yung ads mula sa Amerika. Sa Philippines naman, sobrang baba lang ng click per mile natin. Kaya mababa lang talaga earning natin. Sa ibang bansa nakikita nyo, $1,000 to $35,000 yung posible nilang kitain. Included na yung bonuses doon. Sa atin kasi mababa yung click per mile na ads. Yung mga nag-a-appear ng mga banner ads sa ilalim. Yun yun. So ad impression, the number of first time views of an ads per user session. So, kina-count lang dito yung ad impression. Sample ako, manonood ako ng Reels. May lumabas na ads doon, yun lang yung count. Okay, so sana nagigets nyo, no? Kaya, everyday, pag nag-swipe ulit ako, may ads doon. Kung puro sa'yo yung video na papanoorin ko, hindi na makakount yun. Sa ibang mga, content creator, makakount. Pero kung puro sa'yo yung papanoorin, isang ads lang yung makakount doon. Ito, number of first time viewed of an ad for user session. Okay,
So, yung $20 na to, and papakita ko sa inyo dito yung payout. Ayan. So, sa payout na tayo, mabilisan lang ito. Tatapusin na natin kaagad to. Kung meron ka question, please comment down below. Kung meron ka ng sahod at nakuha mo ng sahod mo, comment down below. Kung na-receive mo na sa iyong bank account, comment down below para makatulong po sa ating community dito kay YouTube. Okay, etong 14.16 US dollar, credit, hindi pa pala siya credit, process pa siya. Okay, pre-process siya noong November. Eto, nandito siya, December 5 pre-process. Ito yung earnings ko ng stars noong November 1 to November 30. Again, naging active lang ako kay Facebook Reels short videos upload ko last week na ng November. Okay, so everyday nag-upload ako ulit-ulitin ko 3 reels per day or minsan 5 reels per day kasi sabay lang naman ako nagwo-work ngayon. And ayun, so pre-process siya December 5 and then possibly ko siyang ma-receive by December 24. Grabe, ano, kinabukasan, Christmas na. Anyway, hindi pa totally ito mare-receive. Kailangan mo po kasi ma-accumulate ng $100. Kasama na dito yung stars and other platform earnings mo. Kung isa lang naman yung bank account na nilagay mo or yung payout details mo. So ano nga ba yung kailangan sa payout details? Kailangan mo ng TIN, kailangan mo ng bank account. Yan, so importante po yun. Pati na lang yung W8BEN, kailangan mag-file ka na yan. Para ma-receive mo na yung payout mo or wala ka nang hindi ka na magkaroon ng problema sa payout mo. Okay, dito naman sa Ads on Reels, same lang din naman siya, pinaprocess siya every next month. So sample, November 1 to November 30, pre-process siya December 6. So possible ko siya ma-receive ng December 24. So kung suswertein ako, by January ko na ito ma-receive. Why? Kasi yung December 1 to 31, ipaprocess siya ng January 5. Or yon katulad na yung pag-process sa akin. So, posible ko siyang ma-receive ng January 21 to 25. So, sana nagigets nyo, ano? Ulitin ko. Yung November 1 to November 30, posible siyang ma-receive kapag nagkaroon na ako, na-accumulate ko na yung $100 sa December 24. Kapag hindi pa, may ipon siya yung etong 14.16, may ipon to. And then, i-add dito yung earning ko naman ng December 1 to 31 this month. So, yung November 1 to November 30, ito nga, 14.16. Tapos, yung December 1 to December 31, ipaprocess siya by December 20, ganun. Or, ito nga, pre-process, diba, December 5. So, possible, ganun din yung countdown. January 5, sasahurin ko na to ng January 21. So, babalitaan ko kayo kapag na-receive ko na yan by January 20. So far, hindi ko naman to minamadali yung earnings ko dito. Upload lang ako na upload. And syempre, gusto ko mag-share ng information paano mag-create ng reels. Syempre, tinutulungan ko yung mga viewers ko paano nga ba gawin yung mga dapat gawin kung gusto nila yung ma-monetize yung kanilang mga short videos. So, meron nga pala ako mga series of videos. Panoorin mo nandito lahat sa ating playlist, sa YouTube channel natin. Subscribe and don't forget to hit the notification bell para magkaroon ka ng update. So far, yun lang naman guys, no? Again, huwag mo madaliin yung pag-earn mo dito kay Facebook. Kumbaga, enjoyin mo lang, magbigay ka ng educational videos or entertain your viewers or dapat makagain sila ng sa iyo value. Yon. So, pwede mong i-refer yung mga short videos sa mga other content creator, no? Ayan. So, sobrang dami nila. So, hindi ko na sila maisa-isa. Pero, dun din ako kumukuha ng idea sa kanilang mga short videos. Pwede mo din i-check yung mga short videos ko. I-search mo lang Jose Moliedo Jr. dito sa Facebook Reels and i-follow mo na din ako. Thanks so much for watching. Kung meron questions, comment down below dyan. See you again next time. Bye-bye.